Isang magandang araw pong muli sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong basahin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Ito po ay matatagpuan sa Lucas chapter 11 verse 5 to 13. Ating pong basahin ang salita ng Diyos. Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay.' Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakakasumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan niyo ba siya ng alakdan kung siya ay humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Kahapon ay sinimula natin ang pagtatalakay doon sa patungkol sa panalangin. Dahil sinabi ng mga alagad, "Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin." At ang Panginoong Jesus ay nagbigay sa kanila ng isang example ng pananalangin na maari nilang dasalin iyon, o kaya maaring ang content ng kanilang panalangin ay katulad ng content ng panalangin na yon na tinatawag nga nating Lord's Prayer or Believer's Prayer. Panalangin ng mananampalataya na sinasabi ng Panginoon na ganito kayo manalangin. Pag-usapan natin yung kahapon. Ngayon, dinugtungan ng Panginoong Jesus. Sabi pa niya, sinabi pa rin niya sa kanila. Ibig sabihin, meron siyang gusto pang ituro sa kanila about prayers. At nagbigay siya ng halimbawa ng isang tao na meron siyang pangailangan na humihingi siya ng tinapay dahil meron siyang unexpected guest. Tapos pumunta siya sa kanyang kaibigan at ang sabi niya, 10 oras ng gabi, hating gabi. At ayun, nangangatok siya, tumatawag, sinasabi niya, "O kaibigan, meron akong hinihingin sa'yo, hingi naman tinapay dahil may bisita ako." At yung kaibigan, narinig yung pagtawag niya, narinig yung pagkatok niya. Sabi niya, hindi man niya ito bibigyan dahil sila'y magkaibigan, kundi kaya niya ito binigyan dahil nagpupumilit, ibig sabihin, nangungulit ang taong ito. Kaya nga, napabangon na lang siya para bigyan ng tinapay ang taong yun. Ito ay ginamit na example ng Panginoong Jesus upang turuan sila muli patungkol sa panalangin. Ano po ba yung pananalangin na nais ipakita rito ng Panginoong Jesus? Sabi ng Panginoon, anong gusto niya ituro do sa example na yon? Nais niya na turuan tayo na maging persistent sa ating pananalangin. Ibig sabihin, consistency. Ibig sabihin, nagpapatuloy. Hindi tayo sulput-sulput lang ang pagpe-pray, kundi consistent ang ating prayer life. Patuloy tayong tumatawag sa Panginoon, patuloy tayong nag-worship, patuloy tayong dumudulog sa Kanya, nagpapasalamat, humihingi ng kapatawaran. Tuloy-tuloy yan, buhay. Prayer is life. Kung kilay is life, prayer is life. Ito po ang tunay na life. Ang panalangin ay tunay na ating buhay bilang mananampalataya. Sabi nga, prayer is your breath. This is your breath of life. This is your breath.
speaking to the Lord. When you pray, you are speaking to God. At ito ay hindi sumpong-sumpong, panapanahon, maisipan lang. But ang sinasabi rito ng Panginoong Jesus ay yung consistency of prayer. Yung consistent ka sa pakipag-ugnayan sa Panginoon, sa pakipag-usap. Tapos hindi lang basta consistent, persistent. Yung ano ba yun? Yung yung ano ba Tagalog ng persistency? Yung nagpapatuloy, hindi nagigive up, consistent, makulit, ayun, makulit, nagpupumilit, humihingi ng tulong, yun po. Kasi dito, hindi siya binigyan ng tinapay dahil sa na meron siya o magkaibigan sila, kundi dahil po ang taong ito ay nagpipilit o kaya palagi niyang nangungulit talaga po siya. Yun. At ngayon po, yun yung gusto ituro sa atin ng Panginoon. Sa ating pananalangin, huwag po tayong mawala ng pag-asa kung hindi pa yan tinutugon ng Panginoon. Meron pong tamang panahon kung paano tutugunin ng Diyos ang ating panalangin. Alam natin to. Wait, no, tapos yes, yung mga sagot ng Panginoon. But hindi ibig sabihin na hindi kanya tinutugon. Dahil alam ng Panginoon na makabubuti sa atin. At ang ginamit po niyang salita ay yung sumusunod. Sabi, hindi lang merong persistency, yun ang gusto ng Panginoon. Pag nag-pray ka, tuloy-tuloy, huwag kang mawawala ng pag-asa. Patuloy mong hingin niya sa Panginoon. Patuloy kang dumalangin sa Lord. Pangalawa po, yung sinabi niya, ask. Sinabi niya rito na kung ganito ka dapat manalangin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Sabi, ask, humingi ka, at ika'y bibigyan. Sabi, humanap ka, at ikaw ay makakasumpong. Kumatok ka, at ikaw ay pagbubuksan. Sapagkat, ang lahat ng humahanap ay makakatagpo. Lahat ng humihingi ay makakatanggap. Ang lahat ng kumakatok ay pagbubuksan. Naandun po yung point na, anong dapat gawin? Keep on seeking the Lord. Seek His presence. Seek yung presensya niya sa buhay mo. Hanapin mo siya. Lumapit ka sa Panginoon. Then ask. Sabihin mo sa Lord ang kailangan mo. Katukin mo siya. Katulad ng ginawa ng babaeng to. Pumunta siya dun sa bahay. Let's go to the presence of the Lord sa kanyang throne of grace. Then, kumatok siya. Kinatok niya ang pintuan, kinatok niya to call on the attention of the friend. Tayo po, kinakatok natin ng Panginoon sa pamagitan ng ating panalangin. Kinakatok natin ang pintuan ng langit through our prayers. And then sabi nga po, sabihin, humingi. Then tell to the Lord. Sabi niya, pwede bang makahingi ng tinapay? Tayo, ano ba ang gusto nating sabihin? Sabi nga ng Panginoon, kaya hindi ka tumatanggap dahil hindi ka humihingi. Hindi mo sinasabi sa Lord. Although, alam yan ni Lord. Pero ang gusto ng Panginoon, makita yung puso natin kung tayo ba ay may faith sa Kanya. Kaya natin ito hinihingi, naniniwala tayo. Pangatlo na gustong sabihin itong lessons na to, yung sinasabi ng Panginoon na may katiyakan, na may katugunan ang iyong panalangin. The assurance that all your prayers are heard by the Lord. Naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Nakakaabot sa Panginoon ang ating panalangin, lalong-lalo na kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon. Naririnig yan ng Panginoon. Sabi niya, ang sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, siyempre humingi ka, makakatanggap ka. Nagsabi ka sa Panginoon, makakatanggap ka. Sabi pa, makakasumpong ang bawat humahanap. Because you seek the presence of the Lord, matatagpuan mo ang Panginoon. Nakikipag-ugnayan ng Lord sa atin. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya nakikinig sapagkat 24/7, 360 hours, 24 hours in day, 360 minutes, mga yan, lahat na yan, sa lahat ng oras, ang Panginoon ay naandyan na tumutugon sa ating mga panalangin. At sabi nga po rito, bubuksan niya ang pinto. Ibig sabihin, the Lord will open the heaven to hear our prayers. Isang katiyakan na sumasagot ang Panginoon.
And lastly, the Lord will give the best na ibibigay niya sa atin. At ano po yung pinaka the best na bibigay sa atin? Ang presensya po ng Banal na Espiritu. Akala natin ang the best yung pera, yung health and everything. But the best gift that the Lord can give to us is His presence, yung Holy Spirit, ang Banal na Espiritu. Desire the presence of the Holy Spirit in your life and everything in you will be okay. Sapagkat ang Banal na Espiritu, ang siyang presensya ng Diyos, ang siyang Diyos na nasa iyo, tutulungan kanya sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga po, ito yung the best. Kung sabi nga, kung ang tatay dito sa mundo ay magbibigay ng, hindi ka bibigyan ng ahas, but ibibigyan kanya ng tinapay, ibigyan kanya ng itlog, yung ibig sabihin, yung magandang ibibigay sa'yo, but the best ay ang Diyos Ama sa langit, ang ibibigay sa'yo, makakabuti sa'yo. So, let's keep on praying. Let's be persistent and let us be assured that the Lord will answer our prayer. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat sa mensaheng ito. Salamat na ikaw ay dumidinig sa aming mga panalangin. Lord, we will keep on praying for Ukraine. Tulungan mo po si President Zelensky. Ikaw ang tumulong sa lahat ng mga tao doon, Panginoon. We plead for your presence, O God. Ikaw magbigay ng wisdom sa kanila at gabay at comfort at peace, Lord, na inaasam nila. I-manage mo rin po, Panginoon, ang kanilang communication, Lord, ang mga pag-uusap. And we are praying for Putin, O God. Only you, O God, can change the heart of a person. At nawa, Panginoon, ang kalooban mo ang higit na maghari. We trust in you, Lord Jesus, at gagawin mo ang higit na mabuti para sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. We will keep on praying. We will keep on asking the Lord for help. At dahil po, sabi ng Panginoon, may katugunan ang ating mga panalangin. God bless you po.